Kilalanin natin si Ronald Alan Kelly po na mas kilala natin bilang Fernando Poe Jr. o The King. Isa siyang sikat na Filipino actor, director at politician. Sa kanyang mahabang pagganap sa mga action films ay nakuha niya ang nickname na King of Philippine Movies o The King. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang video. Salamat! Si Fernando Poe Jr. ay pinarangalan bilang National Artist of the Philippines for Films noon May 23, 2006 posthumously ng dating presidente na si Gloria Macapagal Arroyo. Ang award ay kinumpirma ng dati rin presidente na si Noynoy Aquino noon July 2012 at ibinigay sa pamilya Poe noon August 16 ng nasabi rin taon. Si Ronald Alan Kelly Poe ay anak ng isang sikat na classic actor din na si Fernando Poe Sr. na isang Spanish mestizo mula sa San Carlos, Pangasinan. Ang kanyang ina naman ay si Elizabeth Bessie Kelly na isang Irish-American mestiza. Si Fernando ay ipinanganak noon August 20, 1939 sa Maynila. Ang kanyang mga magulang ay hindi legal na kasal noon si Fernando ay ipinanganak. Sila ay nagpakasal lang noong 1940. Siya ay pangalawa sa anim na anak ng kanyang mga magulang. Ang panganay niyang kapatid na si Andy ang tunay na Fernando Poe II na pangalan ginamit niya sa kanyang pagpasok sa mundo ng showbiz sa Pilipinas. Ito ay dahil na rin sa kasikatan ng kanyang ama noon ito ay nabubuhay. Ang aktor na si Conrad Poe ay half-brother ni Fernando Poe Jr. na anak sa labas ng kanyang ama sa aktres na si Patricia Mahares. Ang orihinal na spelling ng apelidong Poe ay Poe or P-O-U na ginamit ng kanyang lolo na si Lorenzo Poe. Isang migrante mula Mallorca, Spain na sumubok ng buhay sa Pilipinas. Noon 1953, natapos ni Fernando ang kanyang elementarya sa San Beda College sa Lepanto sa Maynila. Pumasok naman siya sa San Sebastian College para sa kanyang pag-aaral ng high school. Pumasok din siya sa Mapua Institute of Technology at kumuha siya ng kurso na Theater Arts sa University of the East. Noon mamatay ang kanyang ama dahil sa rabies sa edad na 34, si Fernando ay naging breadwinner ng pamilya. Para masuportahan ang kanyang pamilya, si Fernando ay huminto sa kanyang pag-aaral ng mechanical engineering. Nagsimula siya sa mundo ng showbiz bilang isang messenger boy. Kalaunan ay nabigyan siya ng maliliit na roles sa mga pelikula. Si Fernando ay naging stuntman din para sa Everlasting Pictures noon. Nabigyan siya ng starring role sa pelikulang Anak ni Palari sa edad na 14. Noon 1956, ang pelikulang Low Waist Gang ay nagpasikat kay Fernando. Ito ay naging big hit sa takilya na dahil dito ay nauso ang mga low-waist pants. Si Fernando Poe Jr., na mas kilala din bilang FPJ ay nalinya sa mga pelikulang nagtatanggol sa mga mahihirap at inaapi. Sumubok din siyang maging isang director at ginamit ang pseudonym na Delaner at Ronaldo Reyes. Ang apelidong Reyes ay nakuha niya sa kanyang Lola Marta sa kanyang ama. Noon 1961, sinimulan niya ang FPJ Productions. At noon 1963, siya ay nagbigay ng testimonya sa korte laban sa criminal gang na nangungutong ng pera sa Philippine film industry. Ang gang na ito ay kilala bilang Big Four. Noon 1965 ay nakasama siya sa pelikulang The Ravagers na kilala dito sa Pilipinas bilang Only the Brave Know Hell. Ito ay tungkol sa pagtutulungan ng Estados Unidos at Pilipinas laban sa pananakop ng Hapon. Sinasabing ang pelikulang ito ay ang pinaka-influential sa mga Filipino films. Si FPJ ay nanalo ng Best Actor Award sa FAMAS sa mga pelikulang Mga Alabok sa Lupa noon 1967. Asedilyo noon 1971. Durugin si Totoy Bato noon 1979. Umpisahan mo, tatapusin ko noon 1983. At Muslim 357 noon 1986.
Noong dekada 80 si FPJ ay isa na sa pinaka-highest paid na aktor sa Pilipinas kasama ang aktres na si Vilma Santos at komedyanteng si Dolphy. Kumikita siya ng mahigit 1,000,000 piso bawat pagganap sa pelikula noon panahon na iyon. Kinuha rin siya ng San Miguel Corporation bilang partner sa pag-endorso ng San Miguel Beer at siya ay kumita dito ng 27 million pesos. Ilan pa sa kanyang mga sumikat na pagganap sa big screen ay ang role niya bilang Flavio sa Ang Panday na isang fantasy series. Kahit konting pagtingin, dito sa Pitong Gatang at Agila, ang kanyang huling pelikula ay kasama si Efren Bata Reyes na isang billiard champion sa Packners. Si Fernando Paul Jr. ay kasal sa sikat ding aktres na si Susan Roses. Sila ay nagpakasal ng civil wedding noon December 1968. Kalaunan ay muli silang nagpakasal sa simbahan at isa sa mga naging ninong at ninang dito ay ang dating presidente na si Ferdinand Marcos at First Lady Imelda Marcos. Ang mag-asawa ay may isang adopted daughter na si Grace Poe na isa ng senador ngayon. Noong 2003, si Fernando Paul Jr. ay kinuha ng koalisyon ng Nagkakaisang Pilipino o KNP bilang kandidato sa presidential election. Ito ay kanyang tinanggap at siya ay naging presidential candidate para sa eleksyon noong 2004. Sinubukan gamitin ng kanyang kalaban sa politika ang pagiging hindi kasal ng kanyang mga magulang noon siya ay ipinanganak at sinasabing siya ay illegitimate son ng isang banyagang ina. Sa gitna ng presidential campaign ay inamin din ni FPJ na siya ay may dalawang anak sa labas. Isang anak na lalaki sa dating aktres na si Ana Marin at isang anak na babae sa dati rin aktres na si Rowena Moran. Ang anak na babae ni FPJ ay isa na rin kilala at sikat na aktres ngayon na si Lovie Poe. Si FPJ ay hindi pinalad na manalo sa eleksyon noong 2004. At noong gabi ng December 11 ng nasabi rin taon, si Fernando Poe Jr. ay isinugod sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City pagkatapos dumaing ng pagkahilo matapos ang isang gathering sa kanyang production studio. Siya ay na-stroke at na-comatose habang ginagamot at inaalis ang namuong dugo sa ugat sa kanyang utak. Ang mga doktor na tumingin kay FPJ ay sinabing siya ay nagkaroon ng cerebral thrombosis na nagresulta sa multiple organ failure. Siya ay hindi na nagising sa pagkakakomatose at si FPJ ay binawian ng buhay sa edad na 65 noong December 14, 2004. Sa kanyang funeral procession, libo-libong tao ang dumalo na maihahalin tulad sa funeral processions ni Ninoy Aquino noong 1983. At batang aktres na si Julie Vega noong 1985. Noong December 14, 2012, matapos ang 8 taon pagkamatay ni FPJ. Isang monumento niya ang itinayo sa corner ng Rojas Boulevard at Arquise Street na pinangunahan ng kanyang asawang si Susan Roses at anak na si Grace Poe. Ang pagiging isang katangi-tanging Pinoy Robin Hood ni FPJ sa kanyang mga ginampanan papel sa pelikula ay naging inspirasyon ng mga sumunod na henerasyon. Siya ay ginaya sa parehong seryoso at makomedyang impersonasyon. Tulad ng paggaya ng sikat na TV host at komedyanteng si Joey De Leon na ginawa ng parody ang kanyang pelikulang Ang Panday. Na naging Ang Pandoy naman na pinagbidahan ng nasabing TV host. Nagkaroon pa ng cameo appearance si FPJ mismo sa pelikulang ito ni Joey. Noong 2009, si Robin Padilla naman ay gumanap bilang Totoy Bato sa GMA7. Ito ay isa ring character na ginampanan noon ni FPJ. Naging sikat at iconic din ang hairstyle ni FPJ na ginaya ng marami. Noong 2015, ang pelikulang Ang Probinsyano ni FPJ ay ginawa ng remake sa TV na pinagbidahan naman ni Coco Martin bilang si SPO1 Ricardo Pardo, Dalisay at Police Senior, Inspector Dominador, Ador De Leon. Ginawan din ng remake ang kanyang pelikulang Ang Panday sa TV adaptation nito sa TV5 na pinagbidahan ni Richard Gutierrez.
Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Fernando Poe Jr., at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.